Come let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. Gather us to His table to partake of His grace. Come let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. Great is our God and King. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. We gather as one family celebrating the love of God in Jesus Christ, and we celebrate today our Pilgrim's Mass. We come from different places. We are here for different reasons, but we are here simply because of the love of God in Jesus. And so we ask the Lord to hear our prayers, to guide us in our life's journey. In this Mass, we remember in a special way our brothers and sisters who are now suffering because of the typhoon and the flood. As they experience this difficulty and trial in their lives, may their faith be their strength, and may our charity be their consolation. We also remember in a special way Father Fernando Carpio, a longtime servant here at Quiapo Church. It would have been his 85th birthday today. We pray for his eternal repose, that our Lord Jesus may welcome him to paradise. We also join our kababaihans here. They have undergone training for ushering so that the shrine of Jesus may truly be a home for every devotee. May their service be truly be fruitful and blessed by the Lord. To prepare ourselves to celebrate this sacred mystery, let us call to mind our sins and beg the Lord's mercy. Lord Jesus, you are the way to the Father's kingdom. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ Jesus, you are the truth that will set us free. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you are our life and our resurrection. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty ever-living God, grant that we may always conform our will to yours and serve your majesty in sincerity of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says,
He ascended on high and took prisoners captive. He gave gifts to men. What does he ascended mean except that he also descended into the lower regions of the earth? The one who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. And he gave some as apostles, others as prophets, others as evangelists, others as pastors and teachers, to equip the holy ones for the work of ministry, for building up the body of Christ until we all attain to the unity of faith and knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the extent of the full stature of Christ, so that we may no longer be infants, tossed by waves and swept along by every wind of teaching arising from human trickery, from their cunning in the interest of deceitful scheming. Rather, living the truth in love, we should grow in every way into Him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and held together by every supporting ligament, with the proper functioning of each part, brings about the body's growth and builds itself up in love. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Let us go rejoicing to the house of the Lord. I rejoiced because they said to me, "We will go up to the house of the Lord," and now we have set foot within your gates, O Jerusalem. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Jerusalem built as a city with compact unity. To it the tribes go up, the tribes of the Lord. Let us go rejoicing to the house of the Lord. According to the decree for Israel, to give thanks to the name of the Lord, in it are set up judgment seats, seats for the house of David. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Let us honor the Holy Gospel. Alleluia, 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 Alleluia. I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather in his conversion that he may live. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. He said to them in reply,
Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people who were killed when the tower at Siloam fell on them. Do you think they were more guilty than everyone else who live in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. And he told them this parable. There was once a person who had a fig tree planted in his orchard. And when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but I have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year alone, for I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Gaya po ng sabi ko kanina, it is our Pilgrim's Mass. This Mass is in English because we also dedicate this to our international devotees, especially those who are joining us online. Alam natin at natitiyak ko meron kayong mga kamag-anak, kaibigan na mga OFW na ang kanilang mga pamilya ay doon na namalagi, doon ay pinanganak. At kaya mahalaga din na makilala nila ang debosyon sa Poong Nazareno. So we are here, tayo dito sa Pilipinas, ang mga nasa online lalo na po na ating mga kadeboto, sama-sama tayong nagbibigay papuri. Kaya palakpakan natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Maraming pong dahilan sa paggunita natin sa misang ito, gaya ng nabanggit ko kanina, ang mga kababaihan natin, napansin niyo po, mayroong mga nagsisimba tayong mga kababaihan. Sila po ay galing sa iba't ibang lupon ng kababaihan ng ating mga Hijos del Nazareno. At sila po ay nag-undergo ng ushering seminar sapagkat bahagi ito ng ating paglilingkod. Lalo na naginawang dambana ang simbahan ng Quiapo, tahanan ng mga deboto at disipulo upang mapaalala sa ating mga kasapi na yung paglilingkod natin ito hindi personal lang na panata. Kaya po kayo nagsiseminar, kaya ang mga naglilingkod dito sa Quiapo, sama-sama tayong may paghuhubog sapagkat yung paglilingkod hindi ito personal lang na panata. Siguro nga po yung dahilan ng pagsali nyo ay personal. Nagpapasalamat kayo, namamanata kayo. Pero pagsali nyo sa simbahan, bahagi kayo ng isang mas malawak na pamayanan. Kaya hindi ho tayo kanya-kanya. Hindi itong kung kailan ko gusto, o gusto niya, o gusto namin, hindi po. Dahil bahagi tayo ng simbahan, ito ay kagustuhan ng Panginoon sa paggabay ng simbahan sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong paghuhubog. Lalo na, lalong dumadami ang mga deboto, lalo na ngayon, papalapit na po ang Pasko at ang Piyesta, mas marami ang dumadagsa sa Quiapo, marapat lamang na ang naglilingkod ay dumadaan din sa paghuhubog. Kaya, sasalubungin nila kayo, hindi lang ng mga ngiti, kung hindi ng
isang magaang kalooban upang alam naman natin, kaya nga kayo napunta sa Quiapo, iba sa inyo, mabigat na ang loob. May pasang-pasan ng krus. Kaya tatandaan nyo yan po, mga kababaihan natin, mga kapwa lingkod. Tulungan natin ang mga debotong nagpupunta dito sa simbahan, maranasan nila tahanan ito ni Jesus sa Sareno at tahanan din nila. Di ba ganun tayo sa tahanan? Kaya ngayon yung salitang tahanan eh, dito sila tatahan. Huwag na natin sila paiyakin. Baka lalo pa silang mapaiyak sa atin. No? Pag napagalitan natin sila. No? No? O napagsabi at hindi maganda. Kaya dagdag pasensya, mga kapwa lingkod, dagdag pangunawa. At pakiusap ko rin naman po sa mga deboto, pare-pareho tayo rito may pasang krus, kaya dagdagan din natin yung pasensya natin. Pag sinabi po nung usher sa inyong, hindi ho pwede dyan, dito po, huwag na ho tayo magtalo-talo. Huwag na tayong mag-insist nung sa atin. Lahat tayo rito, sana may kababaang loob. Okay po ba yun? No? Para lahat tayo tumahan dito sa tahanan ni Jesus sa Sareno. Dahil bahagi tayo ng simbahan. Tandaan po ninyo yun. Kung gusto nyo pong maglingkod sa Quiapo, hindi po ito personal na kagustuhan lang ng tao. Ito ay kagustuhan ng Diyos. Kaya tayo nakikisama, nakikiisa, at nagtutulungan. Natitiyak ko kung buhay si Father Nanding, eh ganun din ang sasabihin niya. Si Father Nanding, sabi ko nga po sa inyo, ngayon araw na ito, kung siya'y nabubuhay pa, ay 85th birthday niya po. At matagal po siyang naglingkod dito sa Quiapo. Nandito po ang mga kaanak ni Father Nanding at salamat po. At patuloy niyo po siyang inaalala at sama-sama natin siyang pinagdarasal at ipinagkakatiwala sa mahal na pong Jesus sa Sareno sa kanyang napakatagal na paglilingkod dito sa Quiapo. At siya po ang larawan sa aming mga pari ng pagkamasunurin. Kaya nga sabi ko sa mga naglilingkod dito sa Quiapo, ang unang magandang katangian ng naglilingkod, masunurin. Dahil hindi ito personal na tawag lang. Ito'y tawag ng simbahan. Kaya nga si Father Nanding, kung ano sabihin ng obispo, ano sabihin ng simbahan, hindi niya sasabihin, matanda na ako, marami akong alam, marami na akong nagawa, matagal na ako sa Quiapo. Lagi po siyang masunurin. Kasi alam niya, yung kanyang pagkapari ay pakikibahagi lang sa pari, pagkapari ni Jesus Nazareno. At tayong lahat, ang pagiging deboto natin, ang pagiging Kristiyano natin, ang pagiging Katoliko natin, ay pakikibahagi sa buhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nakikiisa, hindi nangiisa. Hinahayaan nating manguna siya, hindi tayo naguunahan. Yun ang tunay na naglilingkod. Kaya ito ang diwa ng pagdedebosyon. Pero bakit nga ba tayo nagdedebosyon? Minsan napapatanong tayo, bakit deboto naman ako, pero bakit may mga hindi ka nais-nais na nangyayari sa buhay natin? Aminin natin yun. Siguro nga iba napatanong, Father Nanding naman, ang tagal naman naglingkod. Bakit siya nagkasakit? Bakit din siya kinuha agad? Siguro sabi ng iba, sana umaba pa ang buhay. Bakit? Sayang naman. Nagdedebosyon naman sa Poong Nazareno. Bakit yung iba mas mahaba ang buhay? Hindi naman deboto. Minsan napapatanong tayong ganun, di ba? Minsan nagsasabi tayo, bakit ako naman yung deboto? Parang ang dami kong kamalasan sa buhay. Bakit yung mga nangdaraya, nangungurakot, nagsisinungaling ba? Parang ang sarapan ng buhay nila.
Napapatanong ho ba kayo ng ganun? Minsan napapatampo, aminin natin, napapatampo tayo ng konti, napapatanong tayo sa poon, bakit ho ganun? Nalala ko po, alam nyo, meron po isang kaibigan pamilya. Deboto po lagi dito. Lalo na tuwing Biyernes at Linggo. Yun nga pong aling yun, na lagi, malayo pa ang pinanggagalingan, papuntang Quiapo. Alam nyo, nung pupunta na siya rito, may nakaligtaan siya sa bahay nila. Kaya napabalik patuloy siya sa bahay. Papunta na siya sa Quiapo, bumalik pa siya sa bahay. At alam nyo pala, nung umalis siya, nilooban yung bahay nila. Kaya akala kasi nung magnanakaw, wala nang tao kasi umalis na po siya. Pero bumalik siya. At sa kasamaang palad nung pagbalik niya, at dahil natagpuan siya nung masamang loob, napaslang siya. Mapapatanong tayo siguro, bakit ganun? Deboto pero nakaranas ng ganung malungkot na kamatayan. Naalala niyo po nung isang buwan nag-share po on itong buwan na nung isang buwan nag-share po si Miss Cherry Pie Picache. 'Di ba? Sabi niya sa akin, deboto po yung nanay niya dito ng Nazareno pero yung nanay niya pinaslang. Nakalimutan ko na, ilang pong saksak ang dinanas nung nanay niya. Inaantay kong tanungin niya ako, Father, bakit ganun? Deboto naman yung nanay ko. Pero bakit parang naging malagim yung kanyang naging kamatayan? Nasayang ho ba yung pagdedebosyon niya? Yun yung gustong linawin ngayon ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo. May dalawa raw pangyayari siyang binanggit. Meron daw yung mga Galileo na pinaslang ni Pilato at hinalo yung dugo sa mga alay dun sa mga Diyos-Diyosa ni Pilato. Nakatagpo ng malagim na kamatayan yung mga Hudyo. At nandun daw din yung 18 tao na nagpunta lang naman sa Jerusalem para sumamba pero binagsakan ng tore at namatay. Akala ng ibang tao, kaya namatay yung mga yon, pinarusahan ng Diyos. Kaya minalas yung mga yan, hindi kasi malapit sa Diyos. Minsan ganun yung ating pananaw sa buhay. Kaya tuloy pag may nangyari sa mabuting tao, nagtataka tayo, bakit ganun? Kasi akala natin, pag mabuti ka, hindi ka makakatagpo ng ganun, mga hindi ka nais-nais sa buhay. Pero hindi po, mga kapatid. Hindi nangangahulugan. Ngayon, may kalamidad. Kasabihin natin, yung mga namatay sa baha, ayan, siguro may mga ginawang kasalanan yung mga yan. Kaya sila naglaho. Naalala nyo nun, yung may lindol, may pinatubo, may taal, sabi nila, kasi yung mga bayan na yan, siguro kasi maraming makasalanan dyan, kaya natabunan sila. Hindi ho totoo yun, mga kapatid. Dahil alam natin, may mga mabubuting taong nagdanas din ng pagdurusa. Kunwari ito si Father Nanding, sasabihin niya sa inyo, kahit mabuting tao, nagkakasakit. Kahit deboto ni Jesus sa Sareno, may pagdurusa ding aharapin. At ang gustong sabihin ni Jesus sa Sareno, hindi yun ang dapat natin pagtakahan at katakutan. Bagkus ang mas nakakatakot, ang tunay na trahedya ay ang hindi ka makapagsisi bago ka tawagin ng Diyos. Hindi ka makapagbalik loob bago matapos ang buhay mo. Yun ang tunay na trahedya. At sa isang tunay na deboto, yun naman ang pinaniniwalaan ko. Hindi ipahintulot ng Poong Jesus Nazareno na matapos ang buhay ng tunay na deboto
na hindi siya tunay na makapagbabalik loob sa Diyos. Hindi maiiwasan ng aksidente ang karamdaman, lalo na kung kagagawan ng ibang tao, pero may magagawa tayo sa ating paghahanda sa Panginoon. At yun naman na natitiyak ko kay Father Nanding. Siguro nga nalulungkot po tayo, mas gusto sana nating mas humaba-haba pa sana ang buhay niya, pero ang biyayang ipinagkaloob sa kanya po at sana ipagkaloob sa ating lahat na nagdedebosyon, maging handa. Nakapagkumpisal siya, ang dami nga hong paring nagpunta sa kanya nung may sakit pa ho siya. Nabigyan siya ng huling sakramento at natitiyak ko siya mismo. Nagkaroon siya ng pagkakataong humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos. Yun ang tunay na biyaya. Aanin mo yung umaba nga ang buhay mo. Maginawa nga ang buhay mo, pero hindi ka nagkaroon ng pagkakataong magkumpisal, magsisi sa kasalanan. Yun ang tunay na biyaya. That is the true grace that God gives us. Saint Paul in the first reading tells us, we have all been gifted by God. And what is the best gift of God? Opportunity, pagkakataon. Yamang tayong lahat ngayon, nakatindig pa, gising pa, buhay pa. Tingnan mo ang katabi mo, gising pa ba? Buhay pa naman siguro. Kaya tayo narito sa isang dahilan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya paglabas natin sa simbahang ito. Huwag mo munang isipin yon. Ang isipin mo, yung ngayong nasa simbahan ka. Baka ngayon ang pagkakataon, gustong sabihin sa'yo ng Diyos, mag-sorry ka na. Mangumpisal ka na. Ang dami-daming paring pinadala rito. Walang dahilan para sabihin. Si Father Nanding, lagi nagpapakumpisal kasi alam niya. Yun ang pwede niyang paglilingkod. Yung pagkakataon sa deboto, maging kasangkapan siya ng awa ng Diyos. Ipatagubilin mo na kung meron kang kagalit ngayon. Huwag mo nang hayaang tumagal yan sa puso mo. Ihain mo na. Ipagkatiwala mo na. Hayaan mo na. Bahala na ang pon sa kanya. Huwag mo ilagay sa kamay mo ang lahat. Kaya ka na high blood. Kaya na ka nagiging aburido sa buhay. Sinosolo mo. Gustong sabihin ng pong Nazareno, huwag mong solohin. Huwag mong solohin yung pagsubok mo ngayon. Nandito ako. Huwag mong masyadong ikaw lang lahat ang gagawa ng paraan. Nandito ako. Kaya kita binibigyan ng pagkakataon. Dinadagdag ako pa ang oras mo. I'm giving you more time, more opportunities so that you can get closer to my will, to my pardon, to my peace. Kaya kayo binigyan ng pagkakataong maglingkod, mga kababayan, hindi lang para maglingkod. Yung paglilingkod nyo, pagkakataon para maging mabuti. Pag hindi kayo naging mabuti sa paglilingkod, sayang lang ang service. Kung dahil sa service, nag-aaway-away pa, nagkakasala pa, sayang ang service. Kasi ang service, pagkakataon para lalong bumuti, para lalong maging banal, para lalong magkaisa, para lalong mapalapit sa Diyos. Tayong lahat, ang debosyon natin, pagkakataon, para lalong madiskubre ang biyaya ng Diyos. And so, as we continue with this Mass, as we pray for Father Nanding, we thank Him for His dedicated service. As we congratulate our kababaihan for offering themselves in the service of the Lord, let us pray for one another that we may always remember we have all been graced and gifted by the Lord. We are always given opportunities by the Lord.
opportunities to grow in goodness, holiness, and love. Opportunities to be in union with Jesus, our merciful Savior. Please all stand. God is patient and aware of our miseries. Let us pray to Him to help us on the way to conversion and renewal. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That our church leaders may inspire us to a more fervent devotion to Christ, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our community may bear the fruits of prayer and penance and face the judgment seat of God with sincere and humble hearts, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may bring warmth to those whose hearts are empty and cold, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who suffer may have the strength to reach out for the Lord who is always near, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the dead may see the face of Jesus and remain in His presence forever, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray for our personal intentions. Loving and merciful Father, receive the prayers of a penitent people who come before you in humility and faith. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Lord, we gather today in your house, we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life, send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Accept, O Lord, the prayers of your faithful with the sacrificial offerings, that through these acts of devotedness, we may pass over to the glory of heaven, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, through Christ our Lord, His death we celebrate in love, His resurrection we confess with living faith, His coming in glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and saints we praise you, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please all stand. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant, Fernando, whom you have called from this world to yourself. Grant that he was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, and all the apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us now call on our merciful Father, our Father. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we may always be free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, and now you're saying it to all of us here, "Peace I leave you, my peace I give you." Lord, do not look on our sins, but look on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other Christ's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please all kneel. Behold Jesus Christ, our Lord and Savior.
The Lamb of God who takes away the sins of the world, blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord. Show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord. You wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me,
the unique joy of my heart. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelopes. Sa mga nagnanais, maaari na kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Parish Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Please all stand. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what you give in this present age and prepared for the gifts that are eternal through Christ our Lord. Amen. Maupo lang po sandali. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi at patuloy natin ipagdasal ang bawat isa. Salamat po sa mga tumutulong sa simbahan, ng mga naglilingkod, at lalo na po, ngayon nga po, yung ating mga bagong graduates. Sila po ang unang batch sa mga kababaihan. Yung mga iyos po natin, nakatatlong batches na po ng ushering sa kababaihan. Sila po ang buena mano. Sila ang unang-una. Ang tawag sa batch nila ay Batch Maria. Sana nga, katulad ng Mahal na Birhen, ang paglilingkod ninyo ay mapuspos ng biyaya. Kaya tayo nga po ang Batch Maria. Palakpakan natin po sila. At sana nawa ang inyong paglilingkod ay lalong pagpalain. Ayan po, pwede na po. At tandaan nyo po, gaya ng sabi ko ha, ang service ay pagkakataon. Hindi nagtatapos sa service. Ang service, pagkakataon lalong bumait. Lalong magkasundo, lalong maging banal, lalong maging masunurin. Dahil ang gusto ng Poong Nazareno, hindi lang maglingkod. Ang gusto niya, maglingkod ng ayon sa kanyang kalooban. At ganun din ang pagdedebosyon natin. Yung pong kaninang nakita niyong Nazareno booklet, yung unang bahagi po nun, yung tuwing Biyernes na pagnonobena, yun po yung kinatha ni Father Nanding. Kaya kasama po yung dasal na yon na kinatha ni Father Nanding, kaya nilagay natin yung pangalan niya dun sa booklet dahil yun ang isang naging malaking ambag niya na siya po yung gumawa nung dasal sa Nazareno na ginagamit natin tuwing Biyernes. Mamaya po pagkatapos ng misa, alam ko, iba sa inyo, kaya nagpunta dito sa Quiapo, birthday, wedding anniversary, nagpapasalamat dahil nakapasa na sa board o may visa na o mag-a-abroad na. Wag ho kayong mahiya. Mamaya, pagbaba ko, gusto ko po kayong makita at mabasbasan. Wag po kayong mag-alala, hindi ako magpapalibre sa inyo. Kaya, wag kayong matakot magsabing birthday ninyo. At
yung galing din po sa mga malalayong lugar, magsabi din po kayo, sayang naman, alam ko, nagsakripisyo kayo, lumuwas pa ng Maynila, may galing pang nung isang linggo, merong galing sa may Batangas, galing sa may Abra, at may galing ding Marawi. No? Kaya, lapit din po kayo para kayo mabasbasan din po at madasalan upang ang ating paglapit sa Poong Nazareno ay maging pagkakataon. Baka meron nung matagal nang hindi nangungumpisal, nakita nyo yung mga ilaw doon sa gilid, baka yan ay tanda na sa iyo ng Diyos. Kaya ka pinagsimba, magbalik loob. Because the real tragedy in life is not to be reconciled with God and not to receive His pardon and peace. Tayo po tayo sa huling pagbabasbas. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed are you, Father of our Lord Jesus Christ. You have given your only Son to be our way to you. Make us follow Him generously, faithfully, and lovingly. Merciful Jesus of Nazareth, you have revealed God's grace and unconditional love for us at the cross. You set your church in this world from which true light would shine for all to see. Grant that we who enter this holy shrine may walk in your ways as disciples of justice, peace, mercy, and hope. We offer our prayers for the sick, the oppressed, the youth, and those in need most of your mercy. Hear our humble petitions. Bless these religious articles that we may be fervent in prayer and charity. As we continue our journey as your pilgrim people here on earth, may we set our hearts on the road to heaven, our true home and reward, where you live and reign forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go, glorify the Lord by your life. Thanks be to God. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinig ka namin. Aray mo ang aming nakakasal. Gusto Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus magnamatay niya ay sa isang mukhang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalalay ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluan natin ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalalay namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluan natin ang namin.